Pilipinas sa gitna ng pandemya. At kasabay niyan, tiniyak niya rin papangalagaan ng kanyang administrasyon ang interes ng mga kagaya nilang Pinoy na nasa ibang bansa. At live mula sa New York sa Amerika, Yes, Mel, Vicky, ilang oras lamang matapos lumapag sa New Jersey kahapon, unang engagement ng Pangulo sa kanyang 6 na araw na pagbisita rito sa Amerika, ang makipagkumustahan sa Filipino community sa New York at sa New Jersey. Nagpasalamat siya sa kanilang suporta at kinilala ang kanilang kontribusyon sa ekonomiya at kabayanihan sa hinarap nating pandemya. Bago mag-alas 12 ng tanghali kahapon, oras sa New York, lumapag aeroplanong sinakyan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Newark Liberty International Airport sa New Jersey. Kasama niya ang ilang miyembro ng First Family at official delegation na binubuo ng 14 na cabinet secretaries. Unang aktibidad ng Pangulo ang pagdalo sa pagtitipon ng mga Pilipino sa Amerika sa New Jersey Performing Arts Center. May ilan ding dumayo mula sa Canada. Sa New York at New Jersey pa lang may mahigit 200,000 na Pinoy tanang pandemya. Our kababayans here, kayo lang dito sa United States, halos 40% ng remittance ng 2021 ay galing dito sa Amerika. Alam niyo po, ay siguro kung dahil noong 2020 at saka 21 lalo, ay talagang bagsak ang ekonomiya, walang trabaho, naka-lockdown tayo dito sa Pilipinas, at yung remittances na pinadala ninyo, alam ko, ang iniisip ninyo ay tulungan ang mga pamilya ninyo. Pero kahit hindi nyo nararamdaman, malaking naitulong ninyo sa ekonomiya ng Pilipinas. At siguro hindi lang malaki ang naitulong, binuhay ninyo ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaya ulit ay ipinagmamalaki talaga namin ang mga OFW natin. Special mention din sa talumpati ng Pangulo ang medical frontliners na humarap sa hamon ng COVID na maging epicenter ng COVID infection ng New York City noong 2020. Sa gitna ng trahedya, kayo ang naging haligi ng pag-asa. Kayo ang bagong bayaning Pilipino. Sa gitna nito, nangako ang Pangulo na titiyakin ang kanyang administrasyon na mapapangalagaan ang interes sa mga Pinoy abroad at mapapadali ang mga proseso at transaksyon sa gobyerno. Hinimok sila ng Pangulo na patuloy na makiisa sa hangarin iangat ang ekonomiya. Kung pwede rin daw ay magbalik bayan ng scientists at skilled workers at baliktad rin ang nangyayaring brain drain. Ang mga may kaya, mamuhunan anya sana sa Pilipinas at mamili ng mga ari-arian kahit nga anya'y mga maliliit na OFW sa Amerika. May mayaambag para sa bansa. As soon as you step foot on American soil, lahat kayo, automatic yan, you have become special envoys of the Philippines. All of you. Lahat kayo can do just as much as our diplomats could do by inviting your employers to visit the Philippines. Not just to enjoy the beauty and hospitality of our country and our people, but also to explore possible trade investment opportunities there. Sa labas ng venue, nagkatagpo ang mga supporters sa Pangulo at mga nagsasagawa ng protesta. Nagkasagutan ang dalawang grupo, pero agad na namagitan ang Newark Police. Vicky, ngayong umaga ay nakatakdang makipagpulong sa isang business lunch ang Pangulo kasama ang US-Philippine Society, at mamayang hapon naman ay pupunta siya sa New York Stock Exchange Economic Forum kung saan inaasahang magbibigay din siya ng pahayag. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Iva! At kasama rin po natin ang ating First Lady, Louise Araneta Marcos! At ang mga naghihintay sa ating mahal na Congressman, Sandro Marcos! Thank you.
Ambassador. Ambassador Babe from Maldives. At siguro kulang naman ang pagbati ko pag hindi ko binati ang ating aking asawa na si First Lady Louise Araneta. Okay, tapos na ha. Live stream niyo yung mga kampanya namin, isa-isa. At ganyan din, parang dito.